Okay guys, meron na naman tayo dito ng MSI. Ang problema naman nito, ay yung charging port. Ayun. Natanggal na yung ano, yung pin dito, positive pin niya, natanggal na. Ayan. So, bubuksan natin to. Tingnan natin kung anong magagawa natin dun sa charging port. So, ito yung charging pin niya. Ayan guys, natanggal. So, tingnan natin kung anong pwede natin gawin dito. Bubuksan natin to. Thank you.
So ayan, natanggal na natin yung screen. So ayan, tanggalan natin yung frame. So ito yung charging port. So kailangan natin tanggalin to lahat. So ito, tatanggalin natin to. So yun, mukhang natanggal naman ang lahat yata. Ito
pa screw. Parang hindi naman, okay naman yata to dito. Or baka itong apat na to. Okay, natanggal na natin yung board. So ito guys, ayan. Tingin ko nito ay wala akong ganito ngayon. Wala tayong pang replace nito ngayon. So gagawa natin ng paraan, babalik natin to. Tapos ihigpitan lang natin dito. Kasi lumuwag na to dito kaya natanggal na siya. Or hihinangin natin dito para talagang didikit siya. Alisin muna natin to. So ayan guys, natanggalan natin. So ayan. So susubukan natin yung charger. Ito yung charger niya, yung natunaw, dito siya na, ayan, naiwan siya dyan. So, siguro maluwag siya, ayan, may parang medyo maluwag nga. So gagawin natin ay hihigpitan natin yan siya dyan. Tatanggalin lang natin to. Ayun. Tapos yung isa.
So ayan guys, ito yung pinaka ground niya. Pag pinasok mo yan sa dyan, didikit siya dyan dapat, ganyan, ground. Pag maluwag yan, hindi magcha-charge, or kung medyo maluwag, nag-spark-spark lang yan sa dyan, hanggang sa iinit. Ito naman yung sa ground, ay sa positive, sa ganyan. Ito yung sa negative. Ayan, dalawa sila. Dapat magkadikit talaga yung dalawang yan. So, ayan. So, ngayon, nilinis ko na siya. Nilinis ko na yung mga dumi niya dito. Para talagang nagkukontak na siya. Kasi pag kasobrang tagal na yan, magkakaroon yan siya ng kulay itim na parang kalawang niya. Pero pag marami na yon, hindi na siya nagko-contact. Parang nagiging ano na siya. Parang nagiging insulator na. Kaya nawawala na yung contact nilang dalawa. So ganun lang, ibabalik lang natin to. Ayan, yung isa. Dito naman yung isa. Parang switch lang din to. Ngayon, itong positive naman, babalik natin doon. So, dapat papasok yan sa dito. Ayan, pumasok siya dapat dyan. So, babalik natin to. Hindi naman talaga kailangang mag-replace ka ng mag-replace kung pwede mo naman talagang kaya mo naman gawin. So yan, ganun. Pumasok na siya. So, kailangan ilalak na natin yan dito. Sa likod. Kailangan pumasok din sa dito. Sa ganyan. Tulak pa natin. Ayan,
Pumasok mo sa dito sa may isang copper na to. Ayan, nakapasok na sa dyan. So, ang kailangan natin gawin ay higpitan to. Pupukpukin natin para humigpit yan sa dyan. So, para magawa yan, kukuha tayo ng isang screw. Lagay natin dito. At ipasok natin dito. Ganyan. Tukod natin dito kasi hindi yan sila pantay. Medyo lubog tong isa. So ayan, pupukin lang natin yan. Okay. So ngayon gagawin natin ay hihinangin natin to para secured na talaga siya. Ayan, saksak natin. Tester natin kung meron talaga siyang output. So, negative. Ito yung positive sa dulo, sa gitna. Ayan.
Ayun, kung titignan nyo yung tester, pumapalo. So, meron na siya. Positive. Tapos yung kabilang side is negative. Ayan. So, ready na tong ibalik doon sa motherboard. Monitor replace. Kung kaya lamang, ayusin. Hindi yan basta-basta na matatanggal. Hindi na yan basta-basta matatanggal kasi nakahinang dito ng makapal. So, tatanggalin muna natin yung mga hinang dito. Guys, maayos na siya. Ano, ilagay na natin ng maayos yung charging port.
Okay guys, babalik na natin to. Maayos na yung pagkakahinang dito. Balik na natin siya sa pwesto niya.
So charge natin. Ayan guys, umilaw. Umilaw yung kulay blue. Wala. Saksak natin uli. So ayan, umilaw na siya. Oh, nakalimutan natin isaksak yung mouse. Nakalimutan natin ilagay itong mouse. Mousepad, hindi na ikabit. Kalimutan natin ikabit yung mousepad. So ito. And charging, kulay blue, power on. So ayan, gumagana siya, nagpa-power na.
Ganang problema sa charging port. Yan, kung titingnan mo dito, nagcha-charging na siya. Ayan, charging, 2% available plug-in charging. So, siyempre, naayos na yung charging port, kaya nagcha-charge na siya at gagana na siya. Kanina, tanggal na yung charging pin. Ayan, okay na. So, magagamit na naman ulit ito. Hindi na yan basta-basta matatanggal dahil matibay na yung pagkakahinang natin doon. So, ayan. Ayos na guys. May power na uli at na pagana naman natin siya. Ayos na natin yung charging pin. Dahil effective ang charging port niya. So, ayan guys, MSI, nasira yung charging port, tanggal, ngayon ay nabuhay na naman uli. So, ayos na guys. Ayan, tinanggal ko. Meron na siyang 11%. Charge natin uli. Charging. Ayan. So, ayos na guys. Wala nang problema. Thumbs up na tayo dito.